Samantala, Senatorya Bonvito at ang kanyang anak gumigets sa manok sa pamamagitan ng pagbili ng boto. May ula, Charisse Victor. Matapang na pinatigos ni Jennifer di tunay na pangalan ang kandidato sa pagkasenador na si Ramon Buico Jr. at ang anak nitong si Mon Buico III, kandidato sa pagkaalkalde sa bayan ng Binalonan. Ayon kay Jennifer, bumibili umano ng boto ang mag-ama upang silang iboto sa darating na halalan. Isa-isa po nilang tinawag yung mga tao na naka-register sa COMELEC and then binigyan po ng 500 piso. Yung pera po nakagana nito, tapos yung isang lalagay, sinabi niya, Giko po for senator, tapos Giko for mayor. Tapos huwag niyo pong kalimutan, tapos sabay, abot po itong 500 peso na to. Bilang isang botante, hindi umano magandang halimbawa para sa isang kandidato na magbigay ng pera. Eh, kung talagang servisyong totoo yung gusto nila, alam naman ng tao, eh, gusto ay magbibigay man sila o hindi, buboto pa rin nila. Tapos after that, nagbigay na po sila ng 500. Siyempre, yung mga tao, matatakot na kung magboto ng iba kasi alam nila kung gaano kalakas ang pwersa ng mga Giko. Kinuha ng GMA News ang palig ng Giko. Maraming sinabi ng mag-ama na hindi umano sila namimili ng boto. Dahil ganun, sa lahat ng bagay, merong expenses that will be incurred. Kahit may kalaban ka o wala. Kasi kailangan mong lagyan ng oil, kumbaga yung machinery mo para gumalaw, di ba? So I don't see it as a vote by vote. Kasi ako nang mismo ang nagsasabi na it's a politics of performance. Kung nagbigay man umano sila ng pera, ito ay bilang tulong sa mga supporter na nagpapakahirap sa kanilang pangangampanya. Yung mga pangtawag-tawag nila sa mga cellphone nila, siyempre marami rin yung mga tawag-tawag nila. Hindi naman per individual yan dahil siyempre na alam ko rin na hindi support ng mga barangay officials. Sabi ko, well, ito, one time na kampanya nito, kailangan ko, yung mga positions nyo sa barangay nyo, they will campaign for me nationwide. Maliwanag umano na mga ganitong pambabatikos ay kagagawan lang ng mga kalaban sa politika. Iba't iba man ang paraang ginagawa ng mga kandidato sa panliligaw ng mga botante, sa Mayo at Gis pa magkakaalaman kung epektibo ba ito o hindi. Ano man ang maging desisyon, sana'y karapat dapat sa pwesto ang mapipiling kandidato. Ako si Charisse Victorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang Pangasinense nangangambang kumalpak ang mga Picos Machine. Joy Segui, pasok!